Ako nga pala si Nick at ito ang Nickreation Channel. So ang pag-uusapan lang natin ngayon is itong BitCastleWar. So ito yung bagong game ngayong taon na lalabas sa quarter 3. Pero ngayon pala ang quarter 1, before the end of quarter 1. So marami ng mga testnet collaboration sa mga KOLs, sa mga community members para matest muna nila yung mga features ng game nila bago nila i-release sa production. So sa ngayon nga, nakaparticipate tayo dito dahil doon sa official content creator nila, yung KOL nila, si Boss Jobs. So ang pogi-pogi yung Boss Jobs. So salamat sa pag-invite sa akin dito sa testnet na to. So bago matapos tong video na to, ano ba expected natin? So overview lang ng BitCastleWar, and then pag-usapan natin yung game mismo. So tatry natin yung train mode nun, and then yung mga special dates na kailangan natin matake note related sa IDO, sa listing ng token, selling ng NFT. So pag-usapan natin yun bago matapos yung video na to. Okay, so tara na, pag-usapan natin to guys. Okay, so ito nga ang BitCastleWar. Ito ay isang new play to earn and metaverse on Binance Smart Chain. So sa Binance Smart Chain siya. And then kung pupunta nga dun sa website ng BitCastleWar, pwede mo siyang laruin sa Android, sa iOS in the future, tapos Windows and then Mac OS. Pero mamaya itetest natin yung sa Windows, sa desktop muna tayo. Okay? So kung gusto nyo i-follow yung mga social media accounts nila, ito yung mga link. Pero nandito rin siya sa website nila guys. Kanina sinilip ko na to, yung Discord channel nila. Meron silang around 24,000 members sa Discord channel nila. And then sa Twitter naman, meron silang 43,000 followers. So meron kasi tayong mga narinig na sabi nila, next bomb crypto daw tong game na to, although hindi rin natin yung laro. Pero at least, yun yung mga information na meron tayo ngayon. Pag pumunta tayo dito sa white paper, chine ko kasi to kanina, tapos meron ditong disclaimer. Okay lang natin ah. So yung disclaimer dito sabi nila, okay, sabi niya, each NFT game has its own life cycle. You cannot expect it to live forever. If the reward pool runs out of liquidity, mainly because the contribution of the new players cannot make up for the selling tokens of old players, it's not our fault. So yun yung mga disclaimer nila dito. And then sabi naman nila dito, they will try their best to balance the game economy, but if that case happens, you cannot blame us or ask for any kinds of refunds or compensations, which is normally nangyayari sa mga game. Kaya isa sa mga tanong ko talaga kagad dun sa CEO nila na inintroduce sa atin ni Boss Jobs. Sabi nga, ano yung mga burning mechanism, ano yung mga parang way nila para mag-buyback ng mga tokens or malagyan nga yung liquidity. And then sabi naman niya, meron daw mga plano about dun. Pero chinek ko kasi yung ibang mga information dito. So hindi pa naman ganun kompleto yung mga nandito. I-dig further natin or mag-research pa tayo. So make sure natin na ganun yung mga tanong natin sa kanila para rin ma-ensure nila na kung meron tayong mga suggestions, so matitake into account nila yun. Pero so far, yun, maayos mga usap yung CEO nila and na-share din natin sa kanila yung worry natin na syempre lahat naman ng mga play to earn games nga ngayon may mga life cycle. Pero lahat nagtatry yan, nag-experiment sila paano magiging sustainable yung mga games na ginagawa nila. Sa pitch deck, so NFT collective, so meron nga silang mga NFTs na i-release sa kanilang tinatawag na BCW Metaverse. So ma-obtain natin yun during the pre-sale. So mamaya sa pagsama natin kung kailan ba yan. Ito yung hero stats naman, merong HP, yung usual, di ba? Ito yata MP, magic potion yan, tapos attack, energy, defense, and speed. So yung heroes, merong dragon warrior, archer, magician, assassin, pastor, boxer, prophet, and samurai. Okay, skill system. So sabi nga dito, para magkaroon ka ng advantage pakipaglaban dun sa mga monsters dito or sa mga ibang players din. So kailangan makapag-acquire ka ng mga skills. So equipment system. So ito nga yung mga equipments na meron sila. Parang pwede ka rin yata mag-upgrade nito. The usual, guys, di ba? So monster system, so ito yung mga monsters na sample nila, Dark Dragon, Minotaur, Anubis, Satan, Bone King, Bone Ghost, Golem, and Arc Warrior. Tapos meron din sila mga house system, so house can help you recover stamina and HP for heroes faster, so you can earn more BCW. So kapag meron kang house, then may heal mo kagad yung mga players. In-game shop system, so you can buy many items
for your in-game activities, you can go to this NPCs in your castle by items. So meron siyang parang sa mga usual na mga ano no online games din, parang may lobby, yung marketplace or store, pwede kang makuha ng items na gagamitin mo sa mismong game. Tapos guild system, so ito nga yung mga nakalagay dito. When you create a guild or join a guild, you have a lot of privileges and you can participate in battles within kingdoms. Alam niyo na rin yan guys kung ano yung sabihin ng mga guilds sa mga groups, diba? And ano yung mga advantage, kakatipid tayo, and then makakakuha rin tayo ng mga reinforcements. Okay, so game mode. So meron nga silang training mode, mamaya i-try natin yan. And then PBE mode, PBP mode, arena mode, and farm mode. So madami na may. Okay, so desktop preview. So ito nga yung game. So mamaya try natin yan. Mobile preview, ganda naman yung itsura. Ito yung mga buttons. So BitCastle War token, BCW, is developed on Binance Smart Chain Network, which is a secure, fast, incredibly low-cost network where you may take part in the different game modes like farm, PBE, PBP, boss, bet, etc. Meron sila ditong 500 million tokens para sa BCW, and then 60% sa play to earn mapupunta, 1% airdrop, team and advisor 14%, which is the usual naman yan. Pinagsama na nila yung team and advisor. Then marketing 7%, liquidity pool 6%, reserve 4%, private sale 5%, and IBO 3%. So maliit lang yung sa private sale nila, no? Hindi na sila masyadong kumuha siguro maraming mga part. And then eto, makikita natin dito na pag-release ng 35% ng TGE sa mga partners nila, ma-unlock na yung 15% every 15 days. So, mabilis lang nila ma-release yung sa mga nag-invest sa kanila sa private sale, no? Pero syempre, watch out sa atin yung guys sa mga move na gagawin natin sa pagbili ng mga tokens. Alright? So, ayan. Ito pa yung ibang mga information dito guys. Check nyo na lang. So, team and advisor, nakalock siya ng 1 year. So, after 1 year, bago pa nila makuha yung mga tokens sila. Pero syempre, pag na-release na yung mga tokens dito and yung marketing, so, ayan din yung mga magagamit nila dyan. So, kung mapapansin nyo, last year, last quarter, game ideas, building developer team, core game development, pixel model building, build gameplay, build marketing plan, and then ngayong first quarter naman, yun nga, nag-build na nila yung mga social media accounts nila, nakapag-launch na sila ng website and white paper, they're doing massive marketing right now, in-involve nga yung mga KOL sa mga testnet, pati yung mga community members nila, game development, game demo, training mode, and PBE mode, and then airdrop and white list, audit smart contract, KYC, and testnet V1.0 na i-check nga natin mamaya. Yun yung mga IDO, presale box, presale house, marketplace, testnet V2. Kung mapapansin nyo, nga lagi silang may mga testnet. Siguro, I think nakakatulong kasi ito. Yung iba nga, hinihintay lang ng mga NFT enthusiast or NFT gamers yung mga game leaks, eh, di ba? Pero sila, upgrade skills, so boss mode release, feed heroes, fusion heroes, sell land and farm. Wherein yung PBE nila, ipapatestnet pa rin nila, pwedeng solo, pwedeng team, and then sell equipment, update yung mga heroes, skills, houses, and then i-release na nila yung PBE nila by this quarter. So test PBP, so solo and team, so ito naman yung PBP nila, and then may arena, guild, and league testnet na rin, and then events. So Q4, nga update nila yung special heroes, yung skills, houses, equipment, so more on mga ano na lang, improvements and expansion para dun sa metaverse nila. So more team nila, so kita naman natin. So ito yung nakakausap natin si Daniel Tran, and docs yung team nila, and yung iba hindi docs. So siguro meron din silang mga ibang commitment, and hindi nila pwede pakita yung sarili nila. Partners, so meron silang mga partners, for sure meron yung mga KYC, contractual obligations para ma-ensure na yung mga investment mag-turn into a working product. Okay, so security audit, meron sila VeriChains. Alright, so yun lang yung mga high level na information na to sa early phase. Malaga, diba? Kina natin yung tokenomics nila. Tingin naman natin pang long term yan. Pero nagahanap tayo ng burning mechanism and yung ability nila to buy back para alam nila kung ano yung gagawin nila. Usually, merong mga treasury na tinatawag, diba? And then, yung sa team nila, so docs naman, may mga partners, may security audit, and then yung kakilala natin, si Boss Jobs. So, siya yung KOL na official content creator ng BitCastleWar na nag-invite. Alright, so ano mang inihintay natin? I-test na natin yung game na to. Na-download ko na yung installer, na-install ko na yon. Check ko na lang itong profile natin. Kasi, para sa scholarship yata, itong pwede mong ilagay yung account mo, and then pwede mo nang i-access yung game. Try natin, ha. So, ngayon, wala pa tayong mga hawak ng mga heroes. So, yung testnet account nga natin.
ito yung binigay natin na address sa kanila, tapos wina-eclease na nila yan, binigyan tayo ng 20,000 BTW. Pero wala pa tayo nung BNB para makagawa ng transaction. So pupunta lang tayo dito sa poset ng testnet. Lagay lang natin dito yung account, tapos hingi tayo ng BNB. Ayan, meron na tayo guys. So pumasok na. So kung iniisip nyo saan kumukuha ng ano, ng network, so dito lang ako lagi kumukuha guys, kapag as in tinatamad ako na puntahan yung mga kanya-kanyang scan. So punta lang kayo sa chainlist.org. So, sabihan nyo lang ako sa comment section guys kung may question. So nakuha tayo ng 10 na heroes yung tayo. So barya lang sa atin yung mga yan. Mayroon tayong 1 test BNB. Okay guys, ito na yung muna kuha natin. Isang common, 2 common, 3 common, 1 rare, 1 rare pa ulit, isang ulit, rare, super rare, saka legendary. Nice naman yun. So ano ba, profit? Okay, so ito yung mga itetest natin. So dapat meron na yan dito sa inventory natin. Okay, so ito na yung mga characters. Okay guys, so try na natin laruin to. So punta lang tayo dun sa BitCastleWar. So installing pa lang pala tayo. So makikita nyo talaga guys na paano ako maging noob. Okay guys, so ito na yung character natin, si Dragon Warrior. Mga pwedeng equip dyan, ibang mga pwedeng. So ito yung mga plane eh, mga audio sound effect. Tapos yung movement, yun o, WASD, yung usual na sa direction, counter strike. And then yung ano, change weapons natin, itong T. Okay, tapos yung space bar yung dash. Pero yung speed up yan, tapos ito yung attack. Go home, escape, save. Yung usual nga na ano, na mga controls din. And then ito, yung heroes natin. So sync lang natin para makuha natin. So ito lang yung mga lumabas. Okay, nandito pala lahat. Okay, so nandito na lahat ng mga heroes natin. So HP nga, MP, attack, and speed, and defense. Magic potion yan. Ito naman yung mga kailangan natin gawin sa 3. So ganun lang yata yung gagawin yan guys. So 0 pa yung ano natin, ang BCW to open. So pili lang tayo ng mga characters natin. Syempre unahin natin yung mga malalakas. Kaso hanggang 10 naman yata talaga natin ha. Start tayo ng training. Hanggang 10 nga lang talaga. Do it guys. Pusking natin. Okay, so sabi na dito wala naman tayong gagawin. So hindi na lang natin malaban talaga yung mga ano natin, mga alagad. Kaso so na yung profit natin ng legendary. Okay ba guys? So kailangan lang daw natin tapusin dito yung training time. So eto, 4 minutes and 30 seconds time lang natin. Tagal din pala. Diyan natin kung may marker yung time na ito. Ilan na lang dito. Diba? Pwede na natin yung live stream gamit sa usapan natin. Wala pa rin mga chat. Ayan, nakakuha tayo ng 20 BCW. Pero hindi pa natin alam kung ano yung prices niya. Okay, so tapos na natin. So meron na tayong makukuha ang 20 doon. So hindi pa natin alam kung magkano. So pumasok na siya dito. So yun lang yung pinaka game na makikita natin dito. Ay, actually dito pala magagamit yun guys. Yung mga controls. Ayan, makakalakad-lakad tayo dito. Parang sabi eh, kailangan tayong pupunta doon sa ano eh, sa isang place. Yun lang guys, tas espada. Ayan, so yung tumakbo. Ayan. Swallow. So guys, ano? Ano lang guys, so kung natin alam kung ano yung mission natin dito kasi noob tayo. Ito yata pumasok dito. So yun lang guys. Okay, thank you. So magkakaroon sila ng initial DEX offering IDO ng mga tokens by April 15 to 23. And then meron silang testnet na V2 kasi V1 to ng April 20. So that's in a month from now. Almost a month from now.
Tapos after ng IDO ng 23, so siguro 25, so yun na yung listing nila. Public listing yata yun ng token sila. And then after few minutes, didin na rin sila ng mga presale box. So merong 5 type ng boxes, yung 4 types doon, ibebenta sa tokens yata. So kung ano yung pricing dun sa testnet natin, mga 200 BCW, so siguro yun na makakuha tayo ng idea doon. And then, syempre depende pa rin siguro yun how they will price yung mga NFT nila. And then after noon, after nung listing na yun, after 1 to 2 days, o i-release na nila yung game nila. So hindi lang natin alam kung training mode pa lang siguro yun. Ito yung magiging mini game nila. And then yung pinaka PvE nila, yun yung sa quarter 3. Tsaka yung mga PvP, tsaka yung guild or arena. So yun natin yung quarter 3 and onwards. So yun lang guys. So sana meron kayong natutunan dito sa nireview natin na game na to. And kung interested kayo dito, so yun guys. So pwede kayong mag-abang na dito sa IDO nila and other upcoming events ng April. Siyempre guys, tandaan natin, so invest what you can afford to lose lang and do your own research, make your own decisions. Siyempre tayo, may kanya-kanya tayong mga requirements and mga instinct kung ano yung mga games na papasukin natin. So yun lang muna. Okay, so dun nagtatapos yung video natin. So kung nagustuhan mo tong video na to, pakiclick naman guys yung like and i-share mo na rin to sa mga kaibigan mo na interested sa ganitong mga simpleng mga laro. And then also subscribe para pa makita mo yung mga ibang games na i-feature natin. Meron din ako mga upcoming AMA sessions with Metahorse and Mirror World. Meron yung mga giveaways, so kita-kitsa lang doon. O di kaya dun sa Epic page ko guys, meron ako mga streaming ng games doon, so hintayin ka na lang kayo to drop by and say hi. And thanks guys for watching and see you on my next video. Bye bye.